Yo, what's up guys? And welcome back again sa aking YouTube channel, Usapang Sounds. And for today video nga po ay mag-unbox tayo ng isang Bluetooth speaker. Ang brand dito ay JBL. Ang model naman po niya ay ChargePad. So medyo tech po ang ating review mga ka-sounds. Sa mga naghahanap po ng isang Bluetooth speaker, alam naman po natin na si JBL ay medyo pricey or medyo mahal. Pero syempre kung ano pong binayad nyo, yun po ang ibibigay sa inyong kalidad at tunog. Ayun guys, actually nung isang araw pa to dumating. Pero gusto ko lang din i-share sa inyo yung paano ba yung unboxing experience sa ganitong model, JBL Charge 5. So ito po yung likod niya. So kung bibili po kayo ng brand nyo nito na unit, dapat po ay nakasealed yan. Dalawang plastic na sticker. So pagkabukas nyo pa lang po ng box, may bubungad na sa inyong gantong kahon na nakalagay na Charge 5. So check natin kung anong laman. So meron po siyang cable na kasama. USB Type-C. Tsaka po mga warranty card at manuals. So, separate ko muna to. Pagkatapos nyan, may makikita po tayo ditong nakabalot sa speaker na fabric cloth. So, direct to the point, speaker na po agad. Separate ko din yung kahon. So, ito na po yung mismong unit ni JBL. So, sa build quality ay talagang napaka-solid niya. Yung buong speaker ay nababalot ng fabric cloth na premium. Tapos itong JBL logo, talagang malaking improvement nila ngayon. Kung dati emblem yung logo nila, ngayon sobrang laki na rubber. Tapos ito na din yung battery indicator. At ito na yung rubber put or yung stopper para hindi gumalaw yung speaker kapag tumutunog. Meron siyang dalawang passive radiator. Napaka premium ng datingan. Tapos dito naman sa taas makikita natin yung power button, Bluetooth, volume plus, volume minus. Tapos itong button na to para sa party boost kung gusto natin mag-connect na ibang JBL speaker pa. Tapos sa likod ito po yung USB input niya para sa Type-C sa charging. Tapos meron po siya ditong USB drive din para sa gusto mag charge or emergency, pwede natin siyang gamiting power bank. In terms of output power, JBL claim na itong speaker na to ay 40 watts RMS. So yung drivers niya ay meron siya ditong isang tweeter. Tapos dito ay meron siyang mid bass o yung pinaka subwoofer niya na oval shape or yung racetrack na tinatawag. At meron na nga din po siyang Bluetooth version 5.1, kaya napakabilis po mag-connect. So JBL claim na itong speaker na to is IP6 and 7, which is waterproof resistance and dustproof. So pwedeng-pwede nyo ito dalhin sa mga may hilig mag-hiking, and then pwede rin siya dalhin sa mga beach. So dustproof kahit ipatong nyo siya sa mga buhangin. Kung waterproof naman ang pag-uusapan, kaya nito ang 1 meter submerge on water. Pero hindi po siya recommended sa dagat gamitin. Sa playing time naman, as indicated, kaya daw niya mag-last up to 20 hours. Pero yun ay nakadepende sa volume at sa type ng music. About charging naman, umaabot siya ng 4 hours. Tapos yung gamit ko sa kanya, fast charger, 15 watts. Yung battery capacity niya naman, ay meron siyang 7,500 milliampere. Kaya pwedeng-pwede ka mag-charge dito ng cellphone. So sa dimension naman ay hindi siya sobrang liit, hindi rin siya sobrang laki. Kumbaga nasa medium size siya. Yung haba niya nasa 8.8 inches. Tapos yung taas niya naman nasa 3.8 inches. Tapos yung lapad niya nasa 3.7 inches naman. So sakto lang. So ngayon, buhayin natin ang unit para marinig nyo yung welcome tone.
So ito guys, bali connected na ako sa JBL Charge 5. Naka SBC codec po tayo. Redmi Note 9 yung aking unit na ginagamit pang soundcheck. So pili lang tayo ng songs dito sa YouTube Studio. So yan na po yung actual sounds niya. Ito na po yung half volume. So ngayon guys, testingin natin siya sa indoor listening pa din pero mas malawak na space at 2 meters distance. We'll be right back.
So ayun guys, ang ating outdoor sound check sa ating JBL Charge 5. At sa mga magtatanong nga pala kung magkano ang price nito, kung sa online po kayo bibili at sanay naman kayo sa online, ang price nito ay nagre-range po ng 7,000 pababa. Kung medyo nage-hesitate naman po kayo kung bibili kayo sa online, kung sa mga mall naman po kayo magtitingin, ang price po nito nasa 9,000 up to 8,000. So ganun po yung nakita kong price range sa mall. At mas maganda rin po kung ma-check nyo siya sa mall, testingin nyo na din po yung sound quality niya. Kasi iba po sa video at iba rin po sa actual. So ito po yung mga nagustuhan ko sa kanya. Yung build quality niya talagang solid po. Tapos yung tunog niya naman po ay dahil nga po single woofer lang siya at single tweeter. So mono lang po yung tunog niya. At isa rin po sa napansin ko, pag medyo nag-rise na yung volume hanggang 80%, medyo nagre-reduce na po yung bass niya. So medyo nananalo na po yung boses at saka yung high niya. So overall naman po, sobrang ganda ng tunog niya, lalo na sa indoor. Kung sa outdoor naman po ay malakas din po siya at hindi rin kayo mabibitin. Tapos yung isa na din sa nagustuhan ko ay yung sa JBL app nila na bagong update na pwede na tayo mag-custom ng ating equalizer. So ito naman po yung parang medyo negative sa akin. So medyo bulky po siya. So kung maliit po yung kamay nyo, medyo mahihirapan po kayong lagi siyang bit-bitin. Kaya mas maganda po kung meron po siyang mabibilhan nyo ng strap or yung carrying bag kung magta-travel kayo.